Ahay, kamusta mga Repa Pits? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na ito, magde-demonstrate tayo ng Alexonse Crypto BitCat Calculator na aking develop. Pero bago lahat, segue muna tayo. Just in case na wala ka pang BitCat account, ang BitCat at mismong Alexonse ay may pakantong sa iyo mula sa June 15 hanggang June 30. At tatlong easy step lang ang kinakailangan mong gawin. Una, kompletuhin mo yung KYC para makareceive ka ng $8 na trading bonus. Pangalawa naman, mag-register ka, open ka ng account sa may BitCat under my referral link. Tapos mag-deposit ka ng at least minimum $50 para makareceive ka ng additional 10% na trading bonus. The more na mas malaki ang iyong initial na deposit, the more na up to $80 ang iyong marireceive na pakanton mula sa BitGet. Matapos mong gawin yung dalawang step na yon, yung pinakahulang huling step naman, matapos mong mag-register under my referral link, naglagay ka na ng pera, ang gawin mo ay siyempre mag-open ka ng position, buy low, sell high, o kaya sell short. Tapos lahat ng sinasabing pakanto ng BitCat iyong mismong ma-re-receive. Ngayon, just in case lang, ano pa yung pakanto na pwedeng mo ma-receive? Simple lang, using my referral link, tapos nag-deposit ka ng at least $200 sa iyong account, tapos nag-open ka ng position ng buy low, sell high, o kaya sell short. Once na nagawa mo yon, $200 yung deposit mo, nag-open ka na ng kahit anong klaseng transaction sa BitCat, ma-receive mo ang Alexonse Crypto BitCat Calculator na aking mismong dinevelop very specifically para sa mga BitCat user. Okay, so napaganda. Pakanton ng BitCat at pakanton ni Alexonse ang iyong ma-receive. Receive $8 up to $80 trial fund, limited time offer from BitGet and Alexonse. Grab it while it's hot. To receive Alexonse calculator app, you must deposit $200 sa iyong account dito sa BitGet using my referral link. Tapos mag-open ka ng position, buy low, sell high, o kaya sell short, para na sa ganun makatanggap ka ng Alexonse crypto BitGet calculator. Alright, punta na tayo dito sa calculator. So, ito ang use and purpose benefits nito para way in advance, malalaman mo na kung saan ka mananalo, saan ka matatalo, magkano magiging temporary gain and temporary loss mo. May mapapansin ngayon tayo dito na keso Alexonse Crypto BitCat Calculator na kung saan may 10 to 100% na leverage na function. Okay, leverage. Ngayon, ang majority ng tao ay recommended lang gumamit between 10% and 20% o 10 to 20x lang na leverage. Pang professional, eksperto level lang dapat ang gumagamit ng 50, 75 to 100x na leverage. Hindi na natin nilagay yung 125 kasi siyempre majority nga ng tao 10 to 20x lang pinaka-maximum. Pahirapan pa nga sa kanila 20x o kahit 10x eh. Yung pa kayang 50x to up to 100, lalo na 125. Hindi na natin ilalagay, non-applicable na ilagay pa ang more than 100 X na leverage. May mapapansin ngayon tayo dito na kesyo, uy, may Binance, oh. Ha? Ibig sabihin, pag pinindot natin itong Binance, pak, makikita ngayon natin, nag-iba itsura, at Alexonse Crypto Binance Calculator. At makikita natin, yung Binance na pangalan kanina dito, naging BitCat. Pindutin natin, pak, magiging pang BitCat. Pindutin natin, magiging pang Binance. O, diba? So, napakaganda. BitCat user ka man, o Binance user, napaka very beneficial nitong aking develop app. Okay, so ngayon, dinevelop ko mismo itong Alexonse Crypto BitCat Calculator para mismo specifically para sa mga BitCat user na kung saan gumamit ng aking referral link, tag-open ng account using my referral link. So bilang pakanton, kagandahan love sa inyo, marireceive nyo ito ng, syempre, as pakanton. Pero kung gusto mo naman makakuha nito ng rekta, sundan mo na lang yung sinasabi ko sa may Facebook na kaysa $20 o $1,000 ang katapat nito. At siyempre, pag naggumami ka na, pag nagbayad ka ng gano'n, di marireceive mo itong Alexonse Crypto BitCat Calculator o pang Binance is the way sa mong gustong gamitin ito. So ngayon, para magkaroon kayo ng idea, gawin natin, buksan natin itong yung BitCat Calculator, which is ito yung BitCat Calculator ng mismong BitCat, at ito naman yung aking calculator. So gawin ngayon natin, buray natin ito at mag-enter tayo kunyari dito ng 10% na leverage times 10 na leverage. Umenter kunyari tayo sa may BitCat ng 20,000 25k yung BTC. Tapos matapos natin kunyari bumili ng 25k ay umabot siya ng around kunyari example na lang 30k.
taya natin $10. Ngayon, dito, usually, mauproblema ka. Paano mo malalaman kung ilang volume, whatever, manghuhula ka na lang kung magkano ilang volume mabibili mo. So ngayon, ang diskarte, para hindi ka nababaliw, dito babagsak yung idea ng Alexandre BitKit Calculator. Kasi, una, siyempre, pasok natin, una natin sabi sa 25,000, 25K, 1, 2, 3. Tapos, santaya natin, $10 pa. Okay, dito, enter mo lang dito yung mismong saan ka sasabit, which is 25K. Tapos, mag-enter ka lang dito kung magkano yung itataya mo, which is $10. Sinasabi ngayon dito, sa $10 na tinaya mo, lumalabas 0.004 na volume ng BTC ang makukuha mo. And then after that, nasa around 0.06 ang total charges ng BitKit. And then after that, yung total mo talaga na mismong total mong capital ay lumalabas $9.94. Yan ang total mong capital. $10 ang taya mo, pero after ay naging $9.94 lang mismo ang puhuna mo sa 0.004 na volume ng BTC. Ngayon, makikita kayo tayo dito, negative daw yung profits kasi syempre hindi pa tayo nagbebenta, eh, di ba? Okay, so gawin ngayon natin, nakalagay daw dito 0.004, lagay natin 0.004. I-calculate natin. Pak, ang sabi ngayon daw dito, ang profits ay $2. Profits daw ay $2. 200%. $2 nga ba? O $20? Ayan. $20. $20 ang kita natin at 200% ang profits by percentage. Profits natin, $200. At by percentage, 200%. So ngayon, lagay ngayon natin. Saan tayo mag-exit o lalabas, tatakas? 30K, TP. O, lagay natin 30K. 30. Okay, sinasabi ngayon daw dito na una, yung pagbili natin, 25,000, 25K, $10. Sa $10, makakakuha tayo ng 0.004 na BTC o na volume. And then after that, yung total charges sa pag-buy ay 0.06 o 6 cents. And then after that, yung suma total sa $10 natin, ang talagang capital natin, $9.94. Ngayon, yung nagbebenta na tayo, nagko-close na tayo ng position 30K mula sa 25K to 30K, dun tayo nagsarado. Okay, sinasabi ngayon daw dito na keso ang total cost daw sa pagsarado natin ay 0.0720 o nasa around 7 cents ang total charges sa pagsara. Ngayon sinasabi ROI ay $20 daw, which is ito, $20. Tapos yung percentage ratio ng ating return ay 200%. 200% kasi common sense nga, $10 ang taya natin tapos $20 yung profits, kaya nga 200%. Pero geto ngayon yan, matapos ng fee ng buy at saka fee ng sale, lumalabas ang total profits natin, hindi talaga totally $20, but cost $19.86. $19.86.80. Yan ay sa BitKit. Gawin natin kung sa Binance, magkano kaya sa Binance? Ah, remember, $19.86.80. Okay, $19.86.80. Pag sa BitKit, sa Binance, yan, $19.91.20. Yun yung sa may Binance. Pag sa BitKit, sa BitKit, BitKit. $19.86.80. Sa Binance, sa Binance, Binance. $19.91.20. So, yun ang kagandahan nito. Ngayon, pwede tayo mag-select ng, balik tayo sa BitKit, pwede tayo mag-select ng 20X, 50X, o 75X. Sige, sa 75X tayo, 75X, tataya pa rin ulit tayo ng $10, pero gagawin natin 75X. Okay, 75X. At this time, gawin natin, kunyari na lang, yung current market price ngayon ng BTC, sabihin na lang natin, yung kalakaran ngayon, nabili natin ng 21K. Tapos, nag-exit tayo sa 21,300K. Antaya natin this time, $20. Okay, lagay natin. 21K, tayo pumasok. Taya natin, $20. Ngayon, sinasabi daw dito, sa $20 na taya natin sa presyong 21K ng BTC, makaka-receive tayo ng volume ng 0.0714. 0.0714.
basta 714 na volume sa $20 na taya natin doon sa 21K na presyo ng BTC. Ngayon, ang total charges daw ay 0.8996. That's considered like around 90 cents ang charges sa pagbili. Ngayon, umexit tayo sa 21K300. Okay, lagyan natin 21,300. Ngayon, sinasabi ngayon dito na keso ang profits daw natin ay $21.42. That's 107.14% daw ang profits natin. So, gawin ngayon natin, lagay natin dito yung number of volume of shares natin, 714. Okay, 714. I-calculate ngayon natin to. Pak! Ngayon, makikita ngayon natin, it's the same set na process. Percentage ratio ng ating gain, 107.14. Total profits daw natin, magkano? Magkano profits? Parang mali yata yung profits dito ah. Parang mali yata. $1.06. Parang mali naman yata. Ito ah. Teka ha. $20. Tama naman nilagay na. Okay. 7 ulitin natin. Mali pala ito. Agawin natin ay 714. Kaya nagtataka ako eh. Okay. So ngayon, sumatotal, $10 daw may get ang profits. Ba't ganun? 714 eh. Ha? 714. Ba't ganun ano? 21K. 21K. 21,300. 21,300 dito ah. 21,300. Okay. Ba't ganun? Ang laki ng kita dito, $21.42. Ba't geto dito? Ba't mali naman yata ang pagkaka compute dito? Teka, double check natin. Kulit na ito, dinoble check ko naman yung ano, yung mga code and everything ko dito, dinoble check ko naman. Kung bakit ba naman naglolo ko, makikita ngayon natin ha. Baguhin natin to, repa pizza. Gawin natin. I-restart na. Naglolo ko yung ano eh. Yung mismong ano ng bitkit eh. So, gawin natin sa 100x. Binili natin sa 21k. At pinenta natin sa 21k300. Taya natin $10. Okay. Lagay natin 21k natin binili sa $10. At 21,300 tayo mag-exit. Ang profits natin ay lumalabas ay $14.28. Yun yung ROI, di ba? Yun yung ROI. Nasa 142.86 daw yung porsyento. So, tingnan ngayon natin dito. So, tingnan natin yung volume ng ano, BTC 476. Okay, tama naman yung profits. 142.86, 142.85. Ni-round up lang nito. Ni-round up lang sa whatever set of value amount. So, that's good. E, paano ko gawin natin $20 ang taya? Lagay natin $20. Ngayon, ang profits dapat natin ay $28.56. Ganun dapat yung ROI, which is 142.86 pa rin yung porsyento. Okay, yung value lang mag-iiba kasi $20 na itaya natin. So, ngayon, pag nilagay natin, imbis na 476 na volume ng BTC, 952 na. So, gawin natin, 952. Calculate natin. Mali pa rin, oh. Hindi pa rin lumalabas dito yung ano, hindi ko malaman. Bakit hindi lumalabas dito yung sagot? Ulitin natin. Nag-e-error yung ano, eh. Nag-e-error yung calculator ng Bitget. Okay, 21K natin na pinasukan. Sumabi tayo, 21,300. At taya natin 20. At total ng volume ng ano natin, BTC, 952. Tingnan nyo, mali pa rin yung sagot o. Eh, samantalang geto lang naman dapat computation kung bakit nagkakamali yan. Umexit tayo sa exit tayo sa presyong 21,300. Yung pasok natin ay 21K. Yeah?
So yung difference times 952 na volume. 952 na volume. Ito dapat ang ating profits, $28.56. $28.56. Pero mali nire-record dito. Yeah, mali oh. Tataka ako bakit mali yung computation. Eh, tama naman yung computation ko dito. Hindi ko malamat. But nag, kakabali. Teka, baguhin pala natin. Tungan natin dito. Hindi ko na ilagay. Okay. Yung ano natin, hindi natin na i- lagay ng gusto. Lagay natin yung isa dito. Okay. Kaya nagtataka ako, nag-e-error kapag ano, kapag ina-enter ko, wala naman dapat error. Kung bakit ba, kala ko yung software ko may error. Yung bala, may error mismo, yung bitget. Sa tingin, nagpapalit ka ng ano, nagpapalit ka ng taya, nag-e-error. Tsaka, ewan ko ba, hindi ko malam, ba't ganun. Sa computer ko, ang bagal nung ano, takbo nung Binance man o ng Bitget, parehas lang, ang bagal ang takbo. Naglolo ko yung Bitget, naglolo ko yung Binance kapag ano, hindi ko malaman ba't gano'n. Isa matang, matino naman yung computer natin dito. High-end naman yung computer ko kung tutusin. Hindi ko malaman ba't naglolo ko. So, may kita ngayon natin, pare-pare, pag sa $10 lang nataya, oh, tumatama siya. Kunyari, punta tayo sa 75%. 75%. At ganun pa rin ang ano, pag sa $10 tayo ilagay, $10. So, punta tayo sa leverage sa 75%. Okay. Pumasok tayo ng 21K at $10 ang taya. Bitaw tayo sa 21,300K. Panalo dapat tayo daw. Panalo tayo ng around $10.71, which is 107.14. So ngayon, ilang volume daw dito? 357. Gawin natin 357. Okay, yung percentage ratio 107.14. Yung profits 1071. Good. Very accurate. Okay, tingin naman tayo sa may 50%. Sa 50x na leverage, 50x leverage 21. Tapos 21,300. Tayo 9 and 10. At profits daw natin, 714, 71.43. So, gawin natin, baguhin natin volume ng BTC, 238. Sa 50x na leverage. Okay, 71.42, 71.43. Medyo sumobrang konti, pero yung profits, 714. Good. Sige, punta naman tayo ng 20x na leverage. Ganun pa rin, gagawin natin, 20x na leverage. 21, at lumabas tayo, 21,300. Okay, 21,300, at $10 pa rin ang taya natin. So, panalo tayo ng 14.29, which is $1.44 dapat. Okay, yung volume natin dito ay 0.048. Okay, 0.48. Okay, 28.57, mali yata itong ano dito, yung porsyento ah. Okay, magawin pa natin dito. Parang mali pa rin yata yung porsyento rito. Teka, 48.0048, baka mga 4%, 4 ano lang to. Hindi nagbabago itong ano, 28 daw. Samantang pag nilagyan natin 48, nagloloko na naman. So, tama yung profits. Tama yung profits, 144. Mali lang itong percentage. Percentage ko dito, tama naman. Double check natin percentage. Okay, 21. Divided by 21,300. Minus 1. So, 14.08 daw dapat. 14.08 yung percentage. 14.08. Dito naman, 28.57. Ngayon, pag times 2 natin ito, naka-leverage. So, 28.16 dapat lalabas dito. Kung malaman,
bakit ganito yung porsyento? Pero hindi, hindi pa dapat talaga yan. 21k. 'Di ba? 21,300. So ito yung like 98% positive minus 1. So ito lang dapat yan, nasa 14 lang dapat, 14. Hindi ko maintindihan bakit 28 dito, 14 naman yung sagot dito, tama naman yung mga ano. Hindi ko malaman bakit nagluloko ng ito. So ulitin natin. Nasa ano tayo? Ano bang leverage to? Nasa 10x pala tayo na leverage, no? Teka, nasa 10x pala tayo na leverage. Gawin natin yung kanina. 50x pala tayo na leverage. Mali pala yan. 21. Tapos, 21,300. Tayo tayo ng 10. At, naka 50 tayo. So, then, naka 50 nga ba tayo? 75 tayo kanina, di ba? 75. Saan ba tayo nung kanina? 20x? Ah, ito pala sa may 10x pala tayo. 10x. 10, 21. Okay, tapos 0.48. So, okay. Yan, tumama na. Kanina, palpak eh. Tumama na. Nag-e-error lang talaga dito. Ayun o. 144 profits, 144. 1428, 1429. Na samantalang ending kasi talaga sagot dito. Hindi ko maintindihan bakit mali. Ha? Low divided by high minus 1. So, 1408 lang dapat. Di ba? Ngayon, base sa computation dito, 1428, 1428, di ba? Dahil nga sa whatever shit na dito, hindi ko malaman ba't ganun yung computation dito. But parang sobra-sobra yata or talaga naka-round off lang kasi ito. See the way, yan, tama na kanina, palpak eh, di ba? Palpak yung ano. So, hindi walang palpak sa may calculator ko. Ang palpak lang dito, nag-e-error lagi dito. Ultimo dito sa may sell short, parehas lang naman sa may sell short. Gumagana ito ng matino. Sinesort natin sa 21,300. Okay. 21,300 buyback sa 21K. $10. $10 natin. So, profits natin ay $1.41. So, sell short tayo. Dito sa may 10X. Naka 10X tayo. At 21,300 natin sinel short. At buyback natin sa 21K. $10 at ang ating ano ay 0.047. Okay, profits natin ay 1408, naka round off lang dito kaya 1410. Tapos profits natin 141. Tama, very accurate. Okay. So tingnan naman at sa 20x na shorting. 20x na shorting. Baguhin natin ulit to. 21,300 natin sell short, buyback sa 21K at $10. So ngayon, ito lang din yan. So gawin natin 0.0094. Okay, sabihin na natin 94 dito. Okay. Makikita nga natin, profits daw natin ay 28,60. Naka-round off dito, 28,20. 2.82 ang profits, 2.82. That's good. Very accurate. So gawin naman natin sa 50X. Okay, punta tayong 50X. Ganun pa rin. Sell short natin sa 21,300. Buyback sa 21,100. 21. Okay. At $10 na tayo natin. At ang volume ay 235. Okay. Profits down natin by percentage sa 70.42. Tapos dito naman naka 70.50. Hindi ko malaman ganun yung computation nito. Kinakailangan ko siguro i-double check. Dapat talagang sakong geto. At $7.05 ang profits at intent nga. Ngayon kung tutusin, ang dali lang maisipin, ito pa rin talaga yung computation yan. yung low, lowest value divided by highest value. Diba? Divided by highest value. Minus 1. Ito lang dapat yan. Oh.
14 something, tapos times natin ng 50. 70.42. So, eto, 70.42. That's good. Tama. So, eto, wala malaman bakit ganito to. So, kinakailangan kong ano. So, eto, kailangan ko i-correct para 70.42. Kasi 70.50 dito. So, kinakailangan ko i-correct yung computation ng percentage. Pero pagdating sa may value amount, okay naman. Sakto naman siya. So far, so good. So, ganun yun. So, just in case, gusto mo magkaroon na ng Alexance BitKit calculator, eto nga, sundan mo yung 3 easy steps dito para makakuha ng pakanton sa BitKit at makuha mo rin yung aking pakanton as Alexance. At eto nga, marireceive mo ang Alexance Crypto BitKit Calculator. Pwedeng pang BitKit or pwedeng pang Binance. Ayan. Binance BitKit. Binance BitKit. Binance BitKit. Binance BitKit. Binance BitKit. Binance BitKit. Binance BitKit.